Hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay general daily tarot reading. Bayan, nabulol na tayo. Okay, so Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Ano ba ang gusto kong sabihin sa inyo ng Beraha sa araw na ito? Oops. Earth signs. Oh. Okay, earth signs. Nakikita natin dito yung iba sa inyo dyan is matagal na kayong naghihintay. Nasa number 9 ka. Naghihintay ka ng pagbabago eh. It's either pagbabago sa relationship mo, if nasa committed relationship ka, kasal ka, or na live-in partner, girlfriend, boyfriend, or kung ano man to na commitment na mayroon ka. Ang tagal-tagal mong naghintay, pwedeng 9 years, or pwedeng 9 months, na naghihintay ka kung ano ba yung magiging takbo ng relationship mo, or ano ba yung posibleng may pagbabago ka ba, or wala na. But sa araw na ito, may matatanaw kang konting pag-asa. O pwede ba? Maraming pag-asa. Malaking pag-asa ta. Okay? May matatanaw ka. 1, 2, 3, 4, 5. Especially sa pera. Kung may asawa ka na, or pwedeng, yun, may mga karelasyon kayo, namumroblema kayo sa pera, and then naghahanap kayo ng pwedeng maging pagbabago, pwedeng may matanaw ka na pagbabago sa araw na ito. Okay? Meron ditong posibleng mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, na lilipat ng bahay, lilipat ng trabaho, magta-travel together, or posibleng magbabago sila ng pananaw nila sa buhay, ng mindset nila, or marami silang gustong baguhin sa kanilang buhay. So, nagsisimula na siguro silang baguhin yung mga nakaugalian nila, yung mindset nila, or kano pa man. So, comment down below if resonated ka dyan. Okay, first card dito, Lilies, number 30. Diba? So, sinasabi ng Beraha sa'yo dito na tahimik. Magiging tahimik yung buhay mo, buhay nyo, if lalabas kayo sa comfort zone nyo. Kasi kung makikita mo dito, ang number 8 na to is parang nasa apat na corner ka lang. Nasa coffin ka eh. Diba? Pwedeng stagnant yung situation mo. Pwedeng hindi ka lumalabas ng bahay nyo. Literal na hindi ka lumalabas. Kasi siguro wala kang kaibigan, wala kang mga ka-close sa tinitirhan nyo. And literal, nasa loob ka lang ng bahay nyo. Comfort zone, ganun din. Diba? Ang dami-daming nakikita mong mga tao sa paligid mo na parang ano, tawag dito, nag-flex sila ng kanilang buhay-buhay. Pero ikaw, masaya ka na lang sa kung nasaan ka. But today, sinasabi ng Beraha na siguro ano, baguhin mo yan. Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mo malis dyan sa restrictions na yan. Especially sa pera. Okay? Kung may pagkakataon na magtrabaho ka na nasa malayong lugar yung trabaho, pwede ka din, di ba? So, wag mong ilimit yung sarili mo sa kung nasaan ka lang. Kasi mayroon, natural yun eh. Natural yun sa mga earth signs na kung nasaan lang sila, dun lang sila. Parang natatakot silang mag-explore. But dito sa Barahang ito, sinasabi na mas matatahimik ka kung mag-explore ka. Mas magiging masaya ka kung mag-explore ka. Dito naman sa King of Cups, siguro may mga issues regarding family for the past few months, this year, last year, or pwedeng ano man, kung kailan man ito, na posibleng maayos siya. So, trust lang. Magtiwala ka lang kasi nakikita ko sa'yo dito, isa sa dahilan kung bakit medyo balisa yung pag-iisip mo, hindi ka masyadong makatulog or hindi ka masyadong makapag-isip ng tama dahil sa mga family problems or marami kang kaaway sa pamilya, maraming hindi magandang pagkakaunawaan, mapaasawa man, girlfriend, boyfriend, pamilya, magulang, kapatid, parang ganun. So, sinasabi ng Beraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala, maayos din ito. Okay? Maayos yan.
Okay, Page of Coins. Wow. So, nakikita mo to. Ang ganda. Kasi, ang focus mo sa araw na ito, or kailangan mong bigyan ng focus. Hindi yung focus mo, ha. Pwede focus mo ngayon, pero kailangan mong bigyan ng focus ito is yung plano mo tungkol sa future, lalo na sa usaping pera. Okay? So, ngayon pa lang, kailangan mo nang planuhin kung ano yung gusto mong mangyari sa mga susunod na araw, buwan at taon. Okay? If estudyante ka ngayon, make sure na meron kang plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, diba? Alphabet. Dapat yung plano mo ganun. Maraming plano. If nasa trabaho ka naman ngayon, employed ka, may business ka, i-open mo yung sarili mo sa lahat ng posibilidad. Yung parang ano, wag lang natin ilagay, same din dito, wag natin ilagay yung sarili natin, ah, okay, ah, gusto ko lang mag-business eh. Hindi. Kung gusto mong mag-aral kahit nasa 40 plus years old ka na, 50 plus, 60 years old, wala, possible pa rin yun, di ba? Kasi hindi naman sukatan yun na ano ba ang gagawin niya, mag-aaral siya eh, matanda na, di ba? Nasa yun eh, fulfillment yun ng wishes mo na kailangan nakapagtapos ka o gusto mo, kung ano man, kung ano yung plano mo sa buhay, gawin mo, okay? Sinasabi ng Barrasio dito na if isa kang empleyado na or pwedeng searching for a job ito na earth signs, posibleng may offer sa yung trabaho o kontrata. Ang sinasabi ng Brazil dito na tanggapin mo to. Tanggapin mo yan kahit na sinasabi ng Brazil dito na hindi ka sigurado, pero tanggapin mo siya. Nako. Ang problema lang dito, tingnan mo. Ang problema lang dito, if ever man, ikaw, halimbawa, Capricorn ka, kapwa mo Capricorn ang pwedeng maging hadlang sa kung ano man itong ginagawa mo. If isa kang earth sign sa Virgo and Taurus, Capricorn din. So, sorry ah, pero yun yung sinasabi ng Brasa sa'yo dito. Dalawa to eh, ba? Diba? Sinasabi ng Brasa na parang, lalo na kung ikaw ay Capricorn, may karelasyon kang Capricorn. Ikaw ay Taurus, may karelasyon kang Capricorn. Virgo, may karelasyon ng Capricorn. Napakahirap mag-decide, lalo na sa trabaho. Like, gusto mong umalis, magpaalam ko sa kanya, magtatrabaho ko sa ibang lugar. Hindi kanya papayagan eh. Naka-attach siya sa'yo. Diba ganun? Hindi eh, hindi siya papayag. Mas okay, mas gusto niya na magkasama lang kayo kahit naghihirap. Parang ganun. So, isa siya sa posibleng maging obstacle sa kung ano man. Or even, for example, Capricorn ka, nanonood ka sa ngayon, i-self-check mo, sarili mo, double-check. Ako ba yung dahilan kung bakit hindi nag-improve yung buhay namin ng asawa ko, ng girlfriend ko, ng boyfriend ko, ng parents ko, ng siblings ko? Kasi masyado ba akong obsessive, masyado akong siloso, silosa, ayaw kong umalis sa comfort zone, parang gano'n. So, kailangan natin self-check. Kasi yun yung nakikita mo dito. Alam, ang ganda ng baraha mo eh. Sinasabi na posible. Posible kang umunlad. Posible kang magkaroon ng bahay, magpakasal, mag-travel around the world. Pero, kung sino-sino itong mga nasa connection nyo, nasa attachment nyo, ang siyang pumipigil sa success nyo. Okay? Thank you guys. Bye!